Tuklasin at alamin ang mga nangyayari sa ating paligid, halika't ating alamin. Ang video na ito ay based lamang sa aking nalikom na kaalaman, at sariling pananaliksik tungkol sa topic na inyong mapapanood. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe at paki-hit na din ang bell icon, para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa hari ng komedya na si Rodolfo Vera Quezon o sa mas kilala sa screen name na Dolphy? Si Dolphy ay ipinanganak noong July 25, 1928 sa Tondo, Manila. Ang kanyang mga magulang ay si Namolencio Espinosa Quezon na isang ship mechanic at si Salud de la Rosa Vera na isang mananahi. Si Dolphy ay pangalawa sa 10 magkakapatid, sina Georgie Quezon, Josefina Quezon Andicol, Laura Coopernurs, Jaime Quezon, Corazon Quezon, Valencio Quezon Jr., Aurora Salvador at Teresita Quezon. Si Dolphy ay maagang namulat sa mundo ng pelikulang Pilipino. Nagbibenta siya ng mani at butong pakwan noong bata siya para makapasok at makapanood siya ng libreng pelikula sa mga sinehan. Siya ay 13 taong gulang lamang nung nagsimula ang World War II. Siya ay nagkaroon ng mga kakaibang mga trabaho tulad ng pagpapakintab ng mga sapatos, paglakip ng mga butones sa pabrika ng pantalon, pag-uuri ng mga bote depende sa laki, nagtrabaho sa mga pier, nangangalakal at nagmamaneho ng kolesa. Ang una niyang pelikula noong 19 na taong gulang pa lang siya kasama si Fernando Poe Sr. sa Dugo ng Bayan, bilang Rodolfo Quezon, ito ang ama ng kanyang kaibigan na si Fernando Poe Jr. na unang nagbigay daan upang siya ay maging aktor, sa panayam niya sa isang radyo, inihayag niya na ang una niyang talent fee ay 5 piso lamang. Inirekomenda siya ni Pancho Magalona kay Dr. Jose Perez ang may-ari noon ng Sampaguita Pictures noong 1952. Ang una niyang pelikula sa Sampaguita Pictures ay sa isang sulyap multita, sa loob din ng Sampaguita Pictures, ang duo ni Dolphy at Panchito ay sumikat. Nung natapos na ang kanyang kontrata sa Sampaguita ay iniwan niya ang kumpanya, nung sumali siya sa production studio ang kanyang talent fee ay 1,000 kada bawat pelikula. Sa pag-alis niya ay kumikita na siya ng 7,000 bawat larawan, matapos nang umalis sa Sampaguita nakuha siya ni Eugenio Lopez Jr. sa telebisyon sa Channel 2. Ang una niyang pelikula sa TV ay Ang Buhay Artista kasama si Panchito. Ang talent fee niya sa telebisyon ay 500 kada palabas. Umalis siya sa ABS-CBN dahil sa martial law. Ganun paman, lumipat siya sa GMA Network, pati Ang Buhay Artista ay nalipat sa RBS-TV. Dating pangalan ng GMA7 mula December 1972 hanggang 1974. Ang sumunod na matagumpay na pakikipagsapalaran niya sa telebisyon, pagkatapos ng John and Marcia, ay ang Home de Long Dariles noong 1992, kasama si Nova Villa bilang kanyang asawa, at ang tunay na anak na si Van Dolph bilang isa sa kanyang mga anak, ang palabas ay nagtuloy hanggang 2003 bilang Home de Long the Airport. Sa kanyang pagiging aktor ay nagkaroon siya ng 6 na seryosong relasyon at 17 mga anak. Ilan sa mga ito ay sina Endracia Dominguez, isang artista na nakilala niya sa isang stage show. Nagkaroon sila ng 6 na anak na sila Manny Boy, Sully, Rodolfo Jr., Wilfredo, Edgar at Raul. Sila ay nag-iwalay noong 1963. Gloria Smith, isang artista na nakilala niya noong 1965, nagkaroon sila ng 4 na anak. Sila Marikita, Carlos, Geraldino, at Edwin. Alice Smith, isang artista na may screen name na Pamela Ponte, nagkaroon sila ng 4 na anak, sila Ronaldo, Enrico, Madonna at Jeffrey. Evangeline Tagulao, isang nurse na nakilala niya noong huling bahagi ng 60s habang nagsashooting sa isang ospital, isa ang naging anak nila, eto ay si Romel. Alma Moreno, isang artista na nakilala niya noong 1981, isa ang naging anak nila, at ito ay si Van Dolph. Shasha Padilla, isang Pilipinang mang-aawit at artista, isa ang naging anak nila, at ito ay si Zia, at may ampun sila si Nicole. Si Dolphy ay nagagalak sa kanyang mga anak, kahit na minsan ay hindi niya matandaan ang mga pangalan ng kanyang anak mula sa panganay hanggang sa bunso. Si Dolphy nga ay pumanaw noong July 10, 2012, 15 araw bago ang kanyang 84 na kaarawan, namatay si Dolphy dahil sa multiple organ failure, secondary to complications brought on by pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease and acute renal failure.
Ang buong Pilipinas ay nagluksa sa pagpanaw ng King of Comedy na si Dolphy. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na maging si Dolphy, gugustuhin mo ba? Comment kayo guys, kita-kita na lang po tayo uli sa mga susunod kong video.